Hi guys! Welcome back to my channel! Today, meron po tayong client na Ford Everest Titanium 2017 model. So, stock pa rin yung tires nito. So, since stock pa to, syempre palitin na rin to. Actually, si client, pinapanood niya lahat ng video ko dito sa YouTube channel ko. Ngayon, nakita niya yung mga kinakabit ko sa Ford Everest. So, ang ilalagay nating brand na mags, yung Puel Off-Road Wheels. Actually, yung gusto niya yung Puel Flux. Pero ang gusto niya, yung all black lang. So, ito yung stock tires niya. So, makikita niyo, nag-chip na yung tires nito. So, palitin na to. So, tara! Samahan niyo po ulit ako. Ang size na ilalagay po natin, size 20. Syempre kahit stock height lang yung Ford Everest nya, magkakasya yung size 20. Tapos yung ilalagay pa nating size ng goma nya, 275/55R20. Mas malaki compared dun sa stock tire nya na 265/50R20. So ito yung gusto nyang mags, itong Puel Flux Blackout Finish. Tapos ito yung ilalagay nating goma, Nitto Terra Grappler G2. So ito yung second generation ng Terra Grappler. Syempre ang Nitto made in Japan. So dahil meron siyang tire sensor, so kailangan muna natin tanggalin lahat ng tire sensor para ilipat doon sa bagong mags. Dahil luma na rin yung TPMS bulb nito, so papalitan na rin natin ng bago. Kasi itong lumang TPMS bulb niya, pag tinanggal mo na yan, dahil sobrang tagal na, malutong na siya. So mapupunit lang. Syempre magkukos ng singaw. Syempre kung saan nakapwesto yung mga gulong na yan na may sensor, kailangan dun mo rin siya ilalagay pag nilipat mo na siya sa bagong mags. So ito, na press na yung gulong, so tatanggalin na natin yung tire sensor. So ito na po yung tire sensor, natanggal na siya. Tapos ito yung specs ng Puel Flux. Ang size nito 20x9, tapos ang offset plus 20. So medyo mataas yung offset nito. Dahil medyo mataas yung offset nito, lalabas lang to ng 1/2 inch from fender dito sa lumang Ford Everest. Pero pagdating sa mga next gen na Ford Everest, lalabas siya ng mga 1.5 inch, na ang tire size combination 275/55R20. Ito na po yung tinanggal nating tire sensor. Nilalagay natin siya sa bagong TPMS bulb. So ayan, ikakabit na natin siya dito sa bagong mags. Dahil na-install na natin yung tire sensor, so imamount na natin yung gulong. So ang gagamitin natin, itong Nitto Terra Grappler G2.
So ito po yung all-terrain tires ni Nito. So pwede to sa highway at pwede rin pang off-road. Ngayon pagdating sa highway, maraming nagsasabi na mga client na tahimik lang din tong tires na to. Syempre dahil made in Japan to, in terms of quality and durability, okay yung brand na Nito. Actually marami akong client, maganda yung feedback dito sa Nito. Kasi yung mga iba, more than 5 years na nagagamit pa rin nila. May mga 7 years na nga eh, at 8 years. Medyo pricey din, pero sulit naman. Yung price ng Nito Terra Grappler G2, 275-55R20, ang isa na sa 16.5. Pero may discount pa rin naman. Yung package dito sa Puel 20 at saka Nito Terra Grappler G2, 275-55R20, nasa 126,000 lang po. So tapos na po yung installation natin, so hinihigpitan na lang po ito. Dun sa mga naghahanap ng mga mags and tires at wala po silang time pumunta sa shop, nag-o-offer naman po kami ng home service, installation or deliver dito sa Metro Manila at sa mga malalapit na probinsya kagaya ng Batangas, Laguna, Cavite, Bulacan, Pampanga. At dahil meron din tayong Calasiao branch, pwede rin kaming mag-home service sa La Union hanggang Baguio po. Tapos yung payment natin, COD. So ito na po yung Ford Everest niya na naka size 20 na Puel plugs. Dahil 275-55R20 yung nilagay natin, medyo tumaas tong sasakyan niya. Kasi yung stock lang nito na goma nasa 265-50R20. So ito walang sayad to dahil ito yung lumang Ford Everest. Kung meron kayong mga katanungan o mga inquiries, pwede nyong i-comment dito sa baba. O kaya pwede nyo kaming i-message mismo sa aming Facebook page, RNH Tire Supply. Meron tayong Fairview branch at Calasiao branch. So hanggang dito na lang po ang video na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe. Paki-hit na rin po ang notification bell para pag may mga bago kaming mga installation, na-update po namin kayo. See you on my next vlog. Bye!